Kaibigan, may magandang tips po tayo para sa mga seniors, kahit above 50 years old pa lang. Paano magiging ligtas at safe sa bahay? Paano aabot ng 80, 90 years old, 100 years old? Safe lang tayo sa bahay natin. 9 tips and 6 basic needs. Dito muna tayo sa 9 tips. Ha? First tip natin, pwede naman kayo mag-exercise at maging fit sa bahay. Okay, imbis na magta-travel pa kayo ng malayo, alam nyo, travel, minsan stressful din yan. Very stressful mag-travel, lalo na sa ibang bansa. Possible magtae o hindi ka makapaka-check up abroad. Marami na stress, magkakarga ka pa na mabibigat. Sa bahay, mas safe. Kailangan natin, strong tayo sa bahay, tsaka yung balance natin. Lalo na sa umaga, merong morning stiffness, di ba? Kaya pag morning stiffness sa umaga, kahit above 50 pa lang, nararamdaman nyo na yan, di ba? Masakit ang balikat, ang leeg sa umaga. So, galaw-galawin na natin to, umaga pa lang. O masakit yung leeg, di ba? Pagising mo, stiff yan. Kaya galaw-galawin nyo to. Yan, no? Lahat yan nakakaluwag ng neck. Tapos, mga stretches natin para sa neck, mahalaga, mga ganito. Tapos yung kamay, very stiff, di ba? So, ginaganito natin yan. Ino-open, close natin sa umaga. Di ba? Ito, iniikot-ikot to hanggang tumunog, di ba? So, lahat yan, pinapalakas natin. Mga may carpal tunnel to, niluluwag natin sa umaga. Sa umaga, masakit ang likod, di ba? Stiff, hindi makagalaw. So, kasi buong gabi kasi, pag natutulog tayo, tumitigas yung mga liquid sa katawan natin. Sa joints natin, may fluid eh, tumitigas. So, dapat niluluwag natin yan. Yan oh. Mga stretch sa umaga. Oh. Pag senior na, maano na to. Ha? Masikip na to. Yung ganitong stretch, masikip dito. Mafe-feel mo yung bana. Try nyo pag nakatayo. Yan, oh. Yung mga stretches natin. So, pinapaluwag yung katawan sa umaga. Yan ang first tip sa senior and above 50 years old. Number two, kailangan maganda tulog natin. Pag senior na, pag may edad na, pag natutulog, meron ng mga safety tips. Pag ito kama nyo, mas gusto ko meron kayong silya sa tabi. Ito, may silya sa tabi. Bakit kailangan may silya? Ay baka mahulog kayo. Ang dami nangyari niya na nahuhulog, nananaginip, binabangungot, may dumapong ipis. Pag ikot, hulog sa bed. So pag may silya, at least hindi ka matutumba. Diba? Tapos sa tulog sa gabi, maganda rin po may yellow light. Bili kayo na maliit na ilaw. Pag bata tayo, pwedeng totally madilim. Walang kailaw-ilaw. Stable tayo pag tayo, makakalakad tayo kahit walang ilaw. Pero pag matanda na, malabo na mata, mahina na tuhod, unstable, hilo-hilo pa, manhid pa yung paa. So pag tayo, kailangan may ilaw para hindi tayo matumba. Tapos may hahawakan. Maayos yung slipper bago pupunta sa banyo. Kasi syempre, pag senior na, mas napapaihi ng ilang beses sa madaling araw. Okay? Dapat safety para maganda tulog. Number three, ang diet aayusin. Pag senior, may constipation na. Constipated, di ba? Mabagal ang galaw ng bituka pag senior. Kaya huwag kayong magtaka, bakit constipated na pag tumatanda? Mabagal na yung galaw. Pati pag tunaw natin, mas mahirap na. So, kailangan nyo yung prutas na 4-letter P. Papaya, pakwan, ano pa ba? Pears, peras, prune juice. Pwede rin ng mga grapes, pinya, mangga. Nakakalambot din ang dumi to. Pwede mo halu-haluin to. Mas maganda yung pinaka-prutas kainin. Pag hinalo-halo mo to, may pinya, may pakwan, at iba pa. Madudumi kayo para at least lumambot yung dumi. Iwas almoranas. Pag senior, kailangan more protein. Yan ang kailangan, more protein. Kasi meron tayong muscle wasting. Lumilit ang muscle pag senior. So, more protein para sa muscle. At yung pagkain dapat malalambot. Mag-ingat sa matitigas na baboy na, let's say, lechon. Meron mga buto-buto yun. Pag nakagat mo yun, ang bilis na mapingot ang ipin ngayon. Hindi katulad ng bata, hindi napipingot. Diba? So, new diet pag may edad. Number four, pagandahin yung surrounding for mental health. Ha, pwede maglinis. Habang naglilinis sa bahay, exercise, spending calories. Pag malinis ang paligid, malinis din yung utak.
Diba? So, pwede maglagay ng maliit na painting o lagyan ng bulaklak o family picture nyo, pamparelax. Number 5, kailangan gumagana yung utak. Ha, huwag masyado nagka-calculator, mag-compute, pwede mag-game, pwede mag-puzzle, pwede mag-game sa tablet. Number 6, sa senior, pwede kayong mag-journal. Hindi naman ito nakakahiya. Yung mga dati nyong diary, yung mga whatever, love letter, o yung mga picture ng mga anak nyo, pwede nyo ayusin. Diba? Para sa mga matatanda kasi, napakaganda yung alaala nung bata pa. Yun ang pinaka-happiness ng may edad. Makita yung buhay nila dati, buhay ng mahal nila sa buhay. Yun ang happiness ng senior. Yun ang yung love and belonging. Bumabalik tayo doon pag senior. Pero pag bata pa, 20 years old, iba gusto nila. Gusto nila pera at maraming pera. Pero pag senior, iba na. Yung good memories. Maganda yung alaala mo. Yun ang nagpapasaya sa kanila. And good for the brain. Kasi ang senior, kalaban natin, Alzheimer's. Diba? Ulyanin. Number 7, pagganahin yung utak. Learn something new. Pwede mag-enroll sa klase. Pwede magbasa. Mag-aral ng bagong language. Mag-volunteer. Mag-aral ng computer. Gumawa ng account sa Facebook. Diba? Para meron silang ginagawa. Number 8, magandang tip ha, farming, magtanim sa bahay. May bakuran kayo? Like kami dito, nagtatanim ako ng kamatis, okra, meron kaming ano pa ba, kamyas, may kalamansi, mataas yung kalamansi, may malunggay, gusto ko pa nga may ampalaya, lalagyan pa ng kawayan para sa ampalaya, di ba tumataas. So, growing plants, planting more greens, maganda yon. Mas healthy ang kinakain, at mas happy. Kailangan masaya ang senior kasi kalaban ng senior, depression, di ba? Depression, yun ang problema. Number 9, kailangan makipag-connect sa ibang tao. Pwedeng video call o makipag-meeting. Pwede mag-volunteer sa barangay. Meron kayong advocacy o presidente na isang organization ninyo. Isa pang tip ay sa tingin ko maganda yung massage. Massage is a big help for me. Sa akin, massage pampahaba ng buhay. Kahit dito lang yung massage dito, huwag masakit dito. Kasi sumisikip yung katawan natin eh. Sumisikip. Nakita nyo yung ibang senior, talagang kuba na. Mahirap po. Pag kuba na, pati yung organs mo, maiipit sa loob ng katawan eh. So, umiiksi ang buhay doon. Kaya yung massage, maganda po talaga. Okay? Tsaka yung exercise, tsaka stretch. Kahit masakit ang katawan nyo, pilitin maglakad. Sabi ko nga, kahit 4,500 steps in a day, gano'ng kalayo yon, mga 45 minutes na lakad na medyo mabagal para sa senior. Everyday, lakad nyo. Di bali, masakit ang paa. Kung masakit ang likod, magpahinga lang kayo na isang araw. One day, higa, masakit ang likod. Next day, lakad na. Di bali, masakit yung katawan. Mas okay masakit ng katawan, at least tumitigas ka. Kasi oras na higa-higa na lang, o wheelchair-wheelchair na lang, hindi tumatayo. Pahina na pahina, paikli na paikli yung buhay, di ba? Mamaya, pag hindi ka na gumagala, magkakapulmonya na yan. O pati baga, mahina na. Diba? Lahat yan humihina. So, pilit magpalakas kasi ngayon kaya na natin umabot ng 90, 100 years old. Yan ang goal natin sa mga senior, di ba? Kahit may sakit, laban. At dapat may goal ang senior. Hindi pwede walang goal. Pwede ka mag-retire sa trabaho, pero hindi ka pwede mag-retire sa buhay. Dapat may goal. Alam nyo ba, bigay ko na yung sikreto. Ano ba yung sikreto na para humaba ang buhay? Kahit may cancer, kahit may malalang sakit, kahit may stroke, meron ako isang secret tip magpapahaba ng buhay sa inyo. I think kahit 5 to 10 years mapapahaba nito. Alam nyo na ba ano secret? Simple lang, walang bayad. Hindi siya tubig. Healthy, uminom ng tubig, pero hindi yun. Sabihin ko na, the will to live. Simple lang, sulat nyo lang, will to live. Doc Willie, the will to live. Pag gusto mabuhay ng isang tao, mabubuhay siya na mas mahaba. Nakita yan sa cancer patients, kahit stage 3, stage 4. Basta gusto pa niya mabuhay, hindi siya mamamatay.
Pero oras na give up na siya, ayoko na, hindi ko na kaya, iyak na ako, doon na humihina. Kasi pag may will to live yung tao, kahit may stage 3, stage 4 cancer, magsisikap siya, gigising siya sa umaga, maghahanap siya ng pera, hihingi siya sa mayor, sa politiko, iinumin niya yung gamot, pipilit niya mag-chemotherapy, kahit makalbo, kahit masakit, titiisin niya lahat kasi gusto niya mabuhay, makita yung apo niya. Yun ang pinakamalakas. May pag-aaral po yan. Yung matigas at talagang may will to live, kita mo, mas mahaba buhay nila. Yan, libre yan, pang mahirap yung mga tips ko. Okay? Actually, alam niyo pa, isa pa nakita ko ah. Pagdating natin ng 75 at 80 years old, parang hindi mo naman kailangan ng million-million na eh. Kailangan nyo pa ba ng milyong pera para humaba ang buhay? 75, 80 na eh. Kahit ano pa naman, kahit 10 million gastusin mo sa 80 years old, gano'n pa kalayo aabutin. Diba? Baka nga pag itong mga ginagawa natin to, pampasaya, mag-planting ka na lang, mag-exercise ka, pareho din yung haba ng buhay. It's gonna be the same. It's gonna be the same. So, ang point ko, try natin itong mga home remedies. Maganda po yan. 6 basic needs. Dagdag ko pa. 6 basic needs ng senior bukod dito sa 9 tips ko. First basic needs, kailangan ayusin yung bahay. Okay? Paano ayusin yung bahay? Pag naliligo, mas gusto ko may silya kayong plastic. Kasi ang daming aksidente sa banyo. Pag walang silya, nagsya-shower, nagsya-shampoo ka, matutumba tayo. Marami na i-stroke sa CR, marami na heart attack. So, dapat may silya para nakaupo habang naghuhugas ng paa. Paano ka maghuhugas ng paa? Di isang paa lang, tataas mo paa mo. Napakahirap nun sa senior. So, may silya, tapos may rubber mat para hindi madapa, safe yung banyo. Gusto ko rin, ang banyo ng senior, medyo bukas yung bintana. At yung pintuan, di na nilalock. Kasi kailangan mo may hangin eh. Ang daming senior na heat stroke sa init. Pintuan, bakit? Paano ko na stroke, nag-collapse, sumisigaw, nakalock yung pinto, paano bubuksan? Kaya mo na open. Diba? Number 2, sa household chores. Diba? Yung linis-linis, okay lang yan. May tulong yan, exercise. Number 3, sa pagkain. Dapat may protina, huwag magpapataba, pakonti-konti kinakain. Number 4, basic needs sa senior, pera. Hindi pwede mawala ng pera ang senior. Diba? Hindi pwede mawala ng pera. Paano yung pagbayad nyo? O nakakalimutan, ano, saan yung pera ko? Saan ko nilagay? Baka manakawan kayo. Pwede may trusted relative. Hanap na kayo ng isang pinakamatino na wala naman talagang totally honest. Pero kung meron kayong trusted relative, doon nyo ititiwala yung pera nyo para aalagaan kayo, hindi kayo hahayaan. Mamaya, may sakit na kayo. Kunin ko na yung pera, bahala na siya sa buhay niya, kawawa naman niya. Total, matanda na siya. Kailangan may trusted relative tagahawak ng pera nyo. Oras na makakalimutan nyo na to. Diba? Kung meron kayo papamana, pamana nyo na maaga para hindi sila mag-away-away. Pero yung para sa iyo, itatago nyo. Number 5, para sa senior healthcare. Yung gamot nyo, kailangan nakaayos. Yung mga maintenance natin. Dapat may Monday, Tuesday, Wednesday, yung plastic, di ba? May AM, noon, and dinner. Nakaayos. Oras na magkulang yung gamot, madoble yung gamot, overdose. Nagkulang yung gamot, na high blood. Di ba? Nakulang ang supply ng gamot, sarado na yung Mercury, drugstore, paano na yan? Diba? So, kailangan naka-ready yung gamot nyo. May bibili ng gamot, may naglilista ng gamot, tsaka yung regular check-up sa doctor. Be prepared for medical emergency. And number 6, last basic need, yung house. Bahay nyo, kailangan po safe. Marami magnanakaw ngayon. Kailangan may safety lock. Huwag tayong makipag-away. Dapat meron mga stepper sa bahay. Basta gawin mong very safe ang bahay. So, pag very safe ang bahay mo, maayos, malapit lang yung mga gamit, makakahaba ng... Pwede tayo tumanda, humaba ng buhay, umabot ng 90 or more years old ng ligtas sa bahay. Magagawa mo na lahat. Exercise, pagkain, tulog, at yung mga pampasaya natin. Mag-collect na tayo ng mga lumang diary at yung mga picture, photo, album, ilagay na natin.
actually good yan for the brain sa ating mga senior. Salamat po. Sana po nakatulong tong video. Share po natin sa ating kababayan. Kahit hindi pa senior, masaya na to. Kahit 40 years old ka, pwede nyo na po gawin ito. God bless. Thank you.